na! Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang punot ay biyaya. May aral na dala, mabubuting pamana. Handang handa na, Pamana TV na! Kapayapaan mga batang pamana, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher Nimpa at ako ang makakasama ninyo upang kayo ay makapakinig ng panibagong kwento na mula sa Biblia. Maaari bang pakihanda ang mga sumusunod? Lapis o ballpen? Papel o notebook? At coloring materials? Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin muna sa ating Panginoong Diyos. Ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa espiritu at salita mong pawang katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay mo sa amin. At humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay mayanda namin ang aming mga sarili at maging karapat dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na espiritu nawa ang sumaamin sa gawain ito, lalo sa aming pakikinig ng iyong mga aral at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang aming hiling at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pamana, mayroon muna tayong ikling activity. Panuto, iguhit ang emoji ng masayang muka kung ang pahayag ay nakatutuwa at iguhit naman ang malungkot na muka kung hindi nakatutuwa. Number 1, inutusan ka ng iyong nanay na maghugas ng mga plato. Number 2, sinabihan ka ng iyong tatay na gumising ng maaga tuwing Adonai o Sunday para makasamba. Number 3, inaaway ng ibang mga bata ang iyong kalaro. Number 4, sinabihan ka ng iyong kuya na manalangin bago kumain at bago matulog. Number 5, maraming pinagawa homework ang iyong guro sa iyo. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot, mga batang pamana? Opo! Magaling! Tara na at atin nang alamin ang kwento at mahalagang aral na mapapakinggan natin sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Pamanang Mahinahon na mababasa natin sa Jonas 4:1-11. Mga bata, ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Jonas. Isang araw, sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Ninibe. At galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaawaan mo ang mga taga-Ninibe kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarsis. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako. Dahil mas mabuti pang mawala ako kaysa mabuhay." Sumagot ang Panginoon, "May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninibe?" Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya
ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero, naiinitan pa rin si Jonas. Kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampas tao upang malilinin siya. At labis nang ikinagalak iyon ni Jonas. Pero kinabukasan, nang maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silanganan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang. Kaya sinabi niya, "Mas mabuti pang mawala ako kaysa mabuhay." Sinabi ng Panginoon sa kanya, "May karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, mayroon akong karapatang magalit, kaya mas mabuti pang mawala na lang ako." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nang hinayang ka sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo, ako pa kaya ang hindi maghihinayang sa malaking lungsod ng Ninibe na may mahigit 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop?" Ninais ng Panginoon na maintindihan ni Jonas, huwag manghinayang at huwag madaling magalit dahil sa isang pangyayari. Ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulutan natin ng aral. Kaya naman, ating alamin ang mahalagang aral ng kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, maging mahinahon at maunawain. Tandaan mga bata na anuman ang ating ginagawa, nasaan man tayo, at anumang nangyayari, manatili tayong mahinahon. Hindi makatutulong kung mabilis tayong mainis at magalit. Mas maganda na unawain natin ang sitwasyon o pangyayari bago umaksyon. Ikalawa, matuto tayong maging maawain at alisin natin ang ugaling pagrereklamo. Mga bata, magkaroon tayo ng malawak na pangunawa at matutong magkaroon ng awa, lalo na sa mga nangangailangan. At kung may hindi magandang pangyayari, huwag agad tayong magrereklamo. Kaya naman, kapag tayo ay inuutusan ng ating magulang, sumunod tayo ng maluwag sa puso. Huwag ang pagrereklamo at pagkainis. At yan mga bata, ang mga aral na dapat nating matutunan. Tara na sa ating activity ngayon mga bata. Handa na ba kayo? Opo! Panuto. Kumuha ng malinis na papel at ballpen o lapis, gayahin ng graphic organizer na nasa TV screen. Sa gitna ay isulat ang paraan upang maging mahinahon. At sa mga araw nito ay isulat mo ang mga paraan. Halimbawa, hindi agad magagalit, mananalangin muna bago gumawa o hihingi ng payo sa magulang at iba pa. Tapos na ba kayo mga bata? Wow! Good job! Dahil dito, narito ang ating memory verse na mapabasa sa Proverbs chapter 16 verse 32. Better to be patient than powerful. Better to have self-control than to conquer a city. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo'y muling mananalangin. Aba, manaming Hari, Diyos na banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito na pagtapos namin ng maayos ang aming pananambahan sa iyo. At salamat po sa mga aral na itinuro niyo po sa amin. Naunawaan po namin na mahalaga na kami ay maging mahinahon at mapagpasensya sa lahat ng panahon. Tulungan niyo po kami na ang mga aral na aming pong natutunan ay aming pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!
Sa mga kwento mo'y ginising, ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kailanmin, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna, o puro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, miss pa na, miss pa na. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, miss pa na, miss pa na.